Jingle bell, jingle bell, kesyo ng sabel. Hello, hello mga kumare! Welcome sa ating panibagong kabusugan na pwede mong pagkakitaan. Today ay gagawa tayo ng Choco Moist Cake na napapanahon ngayong Kapaskuhan. And without further ado, let's start our cake. In a large mixing bowl, pour in your 2 cups of fresh milk o kaya naman ay evap. Hindi mapanindigan ang pag-i-English. Maglagay din tayo ng 1 kutsara ng white vinegar. Mix everything together and then iset aside natin for 10 minutes. After 10 minutes, ay ihalo na natin yung 1 3/4 cups ng ating brown sugar. Brown sugar dapat para moist yung ating cake. Mag-combine din tayo ng 1 teaspoon ng ating asin. And then isunod na din natin dito yung ating 1/2 cup ng vegetable oil. Optional ito, pero mas masarap kung meron kayo. Naglagay lang ako ng 1 teaspoon ng ating vanilla. Haluin ng mabuti hanggang sa matunaw yung ating sugar. Dito ay kakailanganin din natin ng 2 cups ng harina. Pwede tayong gumamit ng all-purpose flour o kaya naman ay ng cake flour. Isunod na rin natin yung ating 3/4 cup ng cocoa powder or cocoa. At ang ginamit ko dito ay yung Dutch processed or yung alkalized na cocoa powder. Para naman sa ating pampaalsa ay maglagay tayo ng tig 1.5 teaspoons ng ating baking powder at ng baking soda. I-sift muna natin yung ating mga dry ingredients para hindi magbuo-buo yung ating mixture at hindi tayo mahirapan sa paghalo ng ating butter. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa makombine lahat ng ating mga sangkap. At kung nag-enjoy ka dito sa ating recipe ay click mo na ang share button at i-share mo itong ating recipe sa iyong mga kaibigan. Bago natin isalang yung ating butter ay kailangan magpakulo muna tayo ng tubig sa ating steamer. Sa bawat lalagyan ay magsalin tayo ng tig 3/4 cup ng ating butter. Dito ay gumamit ako ng microwavable tub na pabilog at yung kanilang sukat ay tig 500 ml. At makakagawa tayo dito ng 7 na tig 500 ml na microwavable tub. Pagkatapos magsalin ay ibalik natin yung kanilang mga takip. Pag kumulo na yung ating tubig ay iset natin sa medium-low heat yung ating apoy and then steam natin yung ating mga butter for 25 to 30 minutes. Pagkatapos maluto ng ating mga cakes ay hanguin na natin ito at palamigin. At dahil matagal nyo nang tinatanong kung paano ba gawing frosting sa cake itong ating Vivo Whipping Cream, ay ituturo ko na siya sa inyo sa video na ito. Sa isang malaking mixing bowl, ay isalin natin ng 2 cups ng pinalamig na Vivo Whipping Cream. Kailangan ay napachill na natin ito overnight para makuha natin yung perfect na frosting. Ibeat lang natin ito hanggang sa ma-achieve na natin yung soft peak. Kapag na-reach na natin yung soft peak, ay unti-unti tayo magdagdag ng ating powdered sugar. In total, ay nakapaglagay ako ng 1 cup ng ating powdered sugar. Pero pwede nyo itong dagdagan at pwede nyo ring bawasan dahil meron na rin namang konting tamis yung ating Vivo na whipping cream. Kapag masaya ka na sa tamis ng iyong frosting, ay i-beat lang natin ito hanggang sa ma-reach natin yung stiff peaks. Hahatiin ko sa dalawa itong ating whipping cream at gagawa ko ng kulay red at ng kulay green. Gumamit nga pala ako ng food color gel para sa ating frosting pero pwede rin kayong gumamit ng powder na food color. Para sa pagde-decorate ay gagamitin natin itong piping tip na ito. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya pero ganito yung kanyang itsura. Pwede nga pala kayo pumili kahit anong kulay ng inyong frosting or icing pero dahil magpapasko ay kulay red at green ang perfect dito sa ating mga bento cake in a tub. At syempre pwedeng-pwede kayong mag-experiment kahit anong gusto nyong disenyo na ilalagay sa inyong mga cake in a tub. Pwede rin kayong maglagay ng mga sprinkles para mas makulay at mas kaakit-akit yung inyong mga ibebenta na cakes. Pwedeng-pwede itong ipangregalo dahil meron pang space sa gitna para makapagsulat kayo ng dedication. Ang puhunan natin dito ay nagre-range sa 250 hanggang 300 pesos at maibibenta mo ito ng 70 pesos hanggang 100 pesos per tub. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!